talaga, pag nakita mo na yan, gabi mo pinansin, hindi lang chinera si Baba sa iyong pati sa patos. Oh, diba? Pero ito lang, when you obey God, just learn to trust Him. Basta sinabi niya, pinangako niya, pero wala ko yun. Because you need not to judge the path God leads you until you get to the end. Okay? In fact, do not even criticize an unfinished plan. Basta sinabi ng Diyos, I have a wonderful plan for you, susunod ka lang. And you will be surprised. Kaya, I encourage you to really read your Bible. It's not about, based on the scripture, ang pinagawin ko. So, tulungan niyo po ako. Ngayon, kung hindi pa kayo masyadong damay sa Bible, simple lang. Ito lang dalawang basis muna. Love God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, and with all of your strength. Love your neighbor, so love your strength. Any decision, tingnan mo lang, is this an expression of my love for God? Is this an expression also of my love for other people? Nakuha? Nakakabigyan? Medyo madali-dali yung konti, di ba? Pag hindi pa tayo masyadong okay, pero we need to grow. Kaya sabi ng Bible, ito naman pangako niya, the steps of a man are established by the Lord. So when you fail, for example, when you fall, he shall not be hurled headlong because the Lord is the one who holds his hand. Di ba napakabuti ng Diyos? Tama ba? Di ba napakabuti ng Diyos? Sabi niya, alam mo ang Diyos na Musa? Yes. But you have to listen. You have to open yourself and say, God, guide me. Hindi yung gusto ko. Kasi alam niyo, ito, pagka gusto ko isang bagay, lalo ko ang gagalong isa. Pag hindi ko gusto, at parang mayroon may direction sa akin, kunin ko, at gusto rin ko, yun, medyo mas madali-dali kasi hindi ko gusto eh, pero pag gusto ko, nakatakot. Kaya nagdagalong isip ako, sobrang gusto ko eh. Hindi lang, baka mayari ako dito. Naman niya. Kaya ganun din sa buhay. When you make decisions, hindi dahil galit ka, marami eh. Masa niya, nag-resign, dahil galit ka tayo. Pinahiya ako. I will lose time! Pagkatapos resign niya, maaalala mo yung mga mama na nakikinong nang mahiya sa'yo, naaalala mo, habang wala kang trabaho, kasi pala na ito, may tulong mo na, kaya kaluwan niya, di ba? Kasi kawawa, ikaw, kasi you just decided eh, without waiting. Okay? So when you are indecisive, just learn to wait. How? Agree to God. God, I need your guidance. Then you pray. Ask Him pray. Ask Him seek God. Then you start and you pray, you can cross at once. Then you wait. Okay po? Practical pa rin yan. Plot mo. Pros and cons. You wait. Then, at saka po, idalik sa Diyos ulit. Di ba? Just to give you, ano po, yung kwento ng calling ko as a teacher. As I was working, I was having my business, sabi ko, parang maalisan ko yung parang bothering impression sa akin. Then, punta na ako sa ibang bansa. Alam ko sa ibang bansa. So, I tried. Would you believe? Yung in-apply ako, tinanggat ako. Sa totoo kayo ba? Sabi niya, sa lahat ng mga litrato nakita ko, ikaw yung pinaka... ikaw yung kakaiba. Kasi nakapoko siya. Hindi pa ako sa pagkakasang. So, pinagap ako. Sabi niya, I want you to be my partner in business in this country. Oh, sure. Yeah. Tapos explain sa kanya, what to do. Wow, that's great. Yeah. Tapos po, sabi ng Diyos, no? Sabi niya, you need that way. Sabi ko, Lord, let your yes be yes, and no be no. Yes, but I'm telling you this, I will remove from you the things that you do like most. Ako binabasa ko yung Bible na, I will remove from you the things that you do like most. Do not lament, but grow silently. Would you believe, right after leaving that, tumawag yung supposedly business partner ko sa kanya? You know, I could not just understand, I could not sleep the whole night. So, what do you mean? I think you have something higher. You are calling something higher. I'm giving you another 3 months to decide, okay? So, once you've decided, you just give me a call, then we will finish all of this. Sabi niya, wow. In other words, wala na akong commitment. Wala nang yes, wala nang no. It's just a matter of saying, God, I follow you, and I forget this. Alam niyo, tuloy ka lang sa result. I chose the path of God. And I will never, ever regret it. Sabi ko, I will never, ever exchange my life any kind of life that God or that this world. If you follow God's path, your stress will be your friend. Okay? So tayo na natin yung report. Father God Almighty, I thank you that you want all of us to decide in the right way. I pray each and every one of us, Lord God, that whenever we decide based on your guidance, based on your righteousness, based on our love for you,
your love for us and our love for our neighbors. Father God, I pray to bless every person in this auditorium. And I pray to bless them with peace that surpasses all understanding, the peace that the world cannot give, the peace that will allow them, Father God, to enjoy this life that you have given heaven on us. Thank you, Lord. Jesus, thank you, pray. Amen. God bless you.